ituturo ko sa inyo ang isa sa mga paraan na natutunan ko para hindi agad mabulok o hindi mabulok yung sanga ng ating halaman na itatanim gamit lamang ang kandila. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Mark Combo, ang plant teacher ng Rizal. For today's video, samahan nyo akong maglipat sa paso ng mga bago kong halaman and magtuturo ako ng isang paraan kung paano magparami ng halaman sa pamamagitan lamang ng kandila. Halaman ang aking nahingi. Itong si Aglomina Pinkonching galing kay Ma'am Donna and itong si Tetrasperma galing naman kay Sir Jess. So shout out sa iyo Sir Jess. Salamat sa sanga ng Tetrasperma. Ito naman yung mga halaman na nabili ko kay Ma'am Rose sa sobrang murang halaga. So meron ako dito isang Calathea, dalawang Diefenbachia, and isang addition sa aking collection, itong si Aglomina Brilliant. Next, ito naman yung pagtataniman ko, mga lumang paso, and ito yung lupa. So ito ay loam soil lang and carbonated dry soil yung gagamitin ko. Hindi naman kasi masyadong maarte ang mga halaman na itatanim ko ngayon. And bago tayo magsimula, ituturo ko muna sa inyo ang isa sa mga paraan na natutunan ko upang hindi mabulok yung sanga ng halaman na itatanim natin gamit lamang ang kandila. Ituturo ko sa inyo ang isa sa mga paraan na natutunan ko para hindi agad mabulok o hindi mabulok yung sanga ng ating halaman na itatanim gamit lamang ang kandila. So paano? So kanina pinutol ko yung mga sanga ng ating itatanim na halaman and then pinagpahinga ko ng mga 5 minutes and then right after that yung mga portion na pinutulan natin ay papatakan natin ng wax ng kandila. So yung wax ng kandila magsisilbing coat or protection ng putol na parte ng ating halaman. So simulan na natin. Ito na ngayon ang pinatakan natin ng wax ng kandila. So yung wax ng kandila ang magpoprotekta sa ating naputol na parte ng halaman para hindi ito pasukan ng tubig at ito ay tuluyang mabulok. Ito na ngayon ang mga bagong halaman na nailagay ko sa paso. And sorry for Calathea. Wala na akong natirang lupa. Naubusan siya ng lupa. So ilagay ko muna siya sa shady area. And hindi ko na muna siya diniligan since ang ginamit ko dito na lupa ay
medyo mamasama-sama. That's it for this video. I hope you like this one and learn as well. And if you do, please don't forget to subscribe, like, and share. Once again, it's me, Mark Combo, ang teacher ng design.